Hi friends, Mas here and I am back with another video for you guys. And in today's episode, tayo ay magbabasa ng post sa taga-Accenture ATCP ka kung nag-group. Yes, yun yung pangalan ng group. At kung nagtataka kayo kung bakit andun pa rin ako sa group na yun, well, it is open to Accenture at mga current employed sa Accenture. So, may visibility pa rin sa akin yung mga posts doon. And I can't help but share my thoughts sa mga posts doon kasi some of them are asking for advice, questions, mga inquiries about Accenture na syempre pwede namang i-share sa public. And for those who are watching this video at bago sa channel na to, ako po ay galing sa Accenture. I've served there for 7 years and malapit po talaga siya sa puso ko. And although nasa ibang company na tayo, thankful pa rin ako sa mga blessings na binigay sa akin ng company na yun. Anyway, going back, meron akong nakita ang post from Honey Maru Visa asking advice for a friend. At ang sabi niya, itong friend niya ay napag-iinitan ng isang team lead. Basahin natin yung story at himay-himayin natin, pero bago tayo magsimula, please like, share, and subscribe. It will help the channel out. Abangan nyo rin mga future videos ko sa channel na to. At mag-comment na rin kayo kung gusto nyo ng mga ganitong content. So, ilagay nyo lang yan below. At pasensya na kung makikita nyo kumain kasi kakadating ko lang galing office. Ito, kumakain tayo ng 24 chicken. So, baka naman. So, yun na nga. Basahin na natin yung post. Pinag-iinitan po kasi ni Lead si ate girl, friend ko. Kaka-roll in niya lang sa project. Nag-cause na po ito ng super anxiety. Since overwhelmed si friend sa task, tools, and pressure ni Leeds, nakakatulog po si friend and nag-cause ng undertime. Pero before shift nila, pumapasok naman si ate maaga kasi para aralin ang tools, wala na kasi siya time mag-aral pag shift niya na. Gusto niya sana magpa-roll off kasi nga dream company niya si Accenture, pero sabi ni Leeds since 2 months pa lang siya, bawal daw magpa-roll off. Mag-resign na lang daw, lalo daw dahil sa may case ito na undertime. Plus, tinatakot siya na pag nag-resign, lalagyan niya ng poor performance, etc. etc. Kaya di na daw ito makakahanap ng other jobs. Ano po pwede gawin ni ate girl? Night shift po si ate girl, naninibago daw po siya sa oras eh. From training, prod na po siya kinabukasan kaya nahirapan agad mag-adjust. Eh naglagay siya ng notes dito, 1 week pa lang po siya sa project and expecting na ni Lee na magpe-perform siya ng super duper na nag-adjust pa lang siya and all. Another note, di rin po kasi niya maaral yung tool sa saktong shift kasi walang time pag shift na kasi calls na siya. Thanks mga ma'am, sirs. First of all, thank you Honey Maru Visa at ikaw ay concerned sa friend mo. Although di natin alam no, baka ikaw lang din yung may concern na yan. There's no shame to that kung ganun man ang case. At sobrang kitang-kita yung personality niya sa pagsusulat nito. So I commend you, na-entertain ako habang binabasa ko to. Okay, so I have a few points to share and please know na opinion ko lang to no. Pwedeng may mali din ako masabi. Ibabase ko lang din sa story. Hindi ko alam yung facts kasi may side dito na si Lee din na hindi ko naman alam kung ano yung panic niya. Unang-una para kay friend is part ng responsibility mo to report to your lead whatever is yung pinagdadaanan mo, ano yung reason kung bakit ka nag-undertime or nag-overtime, at syempre express kung ano yung nararamdaman mo at the moment. As cliche as it may sound, open communication between you and your lead is the key para mag-work yung relationship nyo. Again, I don't know the whole story. Baka may rift na talaga kayo nung lead bago pa yung project na yun. Or baka nung nag-start ka, nagpasabog ka na agad. Or pwede naman talagang pinag-iinitan ka lang. And kung hindi ka naman comfortable kausapin yung lead na nananakot sa'yo, is pwede naman yung mas mataas sa kanya. Maybe talk to a manager. Kung hindi, makipag-usap ka sa director. Kasi naapektuhan ka na mentally and physically. Sabi nga ng friend mo, nagkaka-super anxiety ka na. Tapos nakakatulog ka sa work. And that is not healthy. Yes, you can continue working like that. But it is not sustainable. In the long term, ikaw yung magsasuffer at masisira ka din. Kaya naman yung talaga yung ma-advise ko is pag-usapan siya. Kailangan mo rin siguro ilagay yung sarili mo sa shoes ng lead mo. Kasi I've been there. I've had pasaway na mga associates and team members. And I promise you, mahirap mag-report sa managers namin and directors na sasabihin pag tinanong kami about this issue, about this resource, is wala kaming masagot. Hindi namin alam yung rason.
at least if you talk to us, we can sort things out. Maybe I can assign you to a better schedule. We can slow it down, ease you in sa pagpasok sa project na yon, do some more KTs, and everybody wins. Now, the second thing is about sa na-mention na meron daw pagte-threat na naganap na bibigyan ng poor review. Again, uulitin ko, hindi ko alam yung buong story. But if that is the case, then grounds yan for investigation. Hindi dapat pinapalampas yung mga ganyang behavior, lalo na kung ikaw ay may authority at nasa position of power. Yan ay tinatawag na abuse. And you need to report these things kasi di natin alam baka ginawa niya rin to sa iba para maimbestigahan at mapatawa ng parusa itong ginagawa ng team lead na to. You need to know nakakampi ka ng HR as long as na-prove na tama ka at yun nga yung nangyari. At ayun nga, do yourself a favor and stand up for yourself. And ang last advice na gusto kong i-share for this story is that, friend, I know that Accenture is your dream company or your dream job. You need to know na minsan talaga hindi nagmamatch yung reality sa dreams natin. And from time to time, that happens. So, ang masasabi ko lang is huwag ka masyadong ma-attach if you feel like naagrabyado ka na, nalulugi ka na, nahihirapan ka na. Sabi ko nga dun sa isa kong video nung nag-resign ako sa Accenture, which ililink ko dito, is the most important thing is you. If there's something that I learned from that resignation is that hindi ka naman pala dapat matakot mag-resign. Kasi sabi ko nga 7 years ako nag-work dyan and parang nagpatagal lang sa akin is yung takot na baka walang tumanggap sa akin, baka mag-fail ako sa labas, wala akong kakilala. Pero hindi yun yung nangyari, which is nakahanap ako ng bagong company, I've made new friends. And overall, happy pa naman ako sa mga nangyayari sa work ko. And if ever man na dumating ako sa point na malungkot ako, ma-disappoint, or ma-depressed because of the work na binibigay sa akin sa company na to, magre-resign lang din ako. Kumbaga, yun nangyari sa akin, made me realize na may abundance ng jobs dyan na kailangan ka and dapat magka-courage ka to leap pag kailangan mo mag-leap. I guess sinasabi ko lang to para i-promote yung luma kong video, but I think it's also relevant to you. So huwag ka matakot na umalis dyan if ever na feeling mo na wawala ka na. At dito ko natatapusin tong video na to. Sana nagustuhan niyo yung mga advice ko. Although friend, sana napanood mo din to. I also suggest na tingnan mo yung mga comments doon sa post na yon. Ang daming valuable advice and lessons na share nila doon ng mga kapwa mo, Accenture employed at mga Accentures. And that's the good thing about this group, nagtutulungan talaga. And madalas makikita mo mga mirror na lang post, mga memes, pero may mga rare moments na ganito na nagtutulungan talaga. If you made it to this point of the video, thank you for watching. Pero I'd like to ask, ano yung advice na mabibigay nyo kay ate? Dapat ba awayin niya yung lead niya, mag-resign siya, or kausapin niya? So, yun lang. Thank you for watching this video. Like, share, subscribe. Wag me. I'll eat this chicken now. And I'll see you in the next one. Bye.